Isang maulan na umaga po sa ating lahat. Ayan ang aming panahon po dito ay dalawang araw na pong masungit at meron yatang bagyo daw. Meron? Oo, sabi ni Anro, Kuya Kim. So, meron nga raw bagyo. Ulan-ulan, dalawang araw na po sa labas. Mabasa. So, ngayong araw ay kahit ulan ay pupunta kami ni Mrs. sa bayan. Dahil ay bibili po kami mga kusilo ng mga pangrikados. Kahit umulan kasi karawan ni Tito Doro ngayon. Di pagluto namin ni Mrs. Ayun na wala nang sabi ko na dati yung ating karne baboy tinira ko para may magamit sa mga okasyon. Tulad ngayon, may dalawang pata nilaga. Yun yung dalawang pata nilaga nila. Tapos yung pisngi, inano ko na. Sisig kasi nag-request nga si Doro noon at saka spaghetti pagluto ni Mrs. ng spaghetti at ito napakakulo na yung pisngi natin hindi kakasalang pa lang para 61 birthday ni Doro ngayon pang 61 so ano naman yung bisita niya kapatid lang niya dito, mga kaibigan niya dito. At least may pag may pumunta, may maihain. Tuba day na naman. Ah, hindi mawala yung tuba. Pag ganito ang ano, lalo na ganito yung panahon, hindi mawala yung tuba. Lalo may birthday. Kung wala nga birthday, may tuba eh. Kaya nga. Oo nga. Yun, napagluto namin si Doro ngayon. Wala kaming activity sa ano, sa bukid. Masabaw, magpakain lang ko ng mga alaga. Maputik. Bangit gagalaw. Tapos yun nga, yun lang aking i-share sa inyo ngayon yung karawan ni Doro magluluto. Ako nag-request nga si Doro noon na magluto ko siya ng sisig, magtira ko siya ng pisngi. Ako wag ibenta kasi nang gagamitin. Oh, yun, nandiyan na pakuluan na. Okay, at Mrs. tara na. Punta na tayo sa bayan. Mili na tayo ng mga regados. Sa ating bahay ni Andy, nandyan pa. Hindi ko pa naidala ron dahil nga nag-ulan-ulan. Mabigat din. Delikado mag-ano doon, lalo na pababa. Mga dulas ang daan. Maputik. Medyo may kabigatan kasi nga yung pinaglumaan kong ano, yung sobra kong bakal na 1.5 by 1.5 na 1/4 ang kapal. Yung tira ko. Yung ginamit ko pang poste kaya nakapakabigat solid siya so nag-ano rin ako para kung ano na yung daan maayos na yung daan delikado mabigat so ano ko muna si Doro din eh pagluto ko siya pagluto namin siya ng kanyang panghanda ng birthday niya karawan si Mrs. na magluluto sa spaghetti ka magluto tapos ako sa sisig si Ana mayroon sa pata. Sige. Yeah. Pupunta sila ni Roger dito mamaya ng mga kapatid niya. Ipunin natin siya. Kering yata yung sa malayo. Sunduin natin kung hindi makapunta kasi umuulan nga. Okay. At least may pagsama-sama ko yung mga kapatid. Ng aking mother. So, tara. Pagdam na kami sa ano po mga silo. Bayan. Ayan, gamit namin yung Grandia. Gamit na gamit. Lalo na kapag ganito ang panahon. Ayun po mga kasulo, nandito na po kami sa bayan ng Baybay proper. So, nakapamili na kami ng panrikado ng ano ni Tito Doroy. Happy, happy birthday Tito Doroy. Happy 61 birthday. So, ayan na. Ang aming pinamili. Pangsangkap lang to sa spaghetti tsaka pansisig. Kasi meron na tayong karne doon sa bahay. Eh, malaking bagay din yung karne na kasi dyan 380 ang kilo. Okay, si Mrs. nandyan na bumili siya ng pahabol na ano pangsang Argentina walang wala. Reno hindi naman daw uso yung Reno dito part
Argentina lang yung tatak. Nagpabili po ako sa kanya, pumakas sila ng Reno, ng lever spread. Wala daw pala. Argentina. Pwede na yan? Reno. Ano lang, kasi yung atay rin. Kasi ng badiknik, nadali na kasi. So, yan na lang. Sige, tara. Masungit po ang panahon. Bagyo atay. Dilim, may bagyo raw. Tara. Ayan nga po mga kasuelo, nagluluto na si Mrs. ng spaghetti para sa karawan ng aking tiyuhin. Ayan. Spaghetti po ang kanyang handa. Pang 61 birthday, tsaka kaunting sisig. At meron pa ngang inihaw ng isda. Okay, luto na muna si Mrs. Ayan, nag-isa-gisa muna siya ng bawang at sibuyas. Ayan nga po ang kanyang sahog. Special pa po, baka pa po ang kanyang sahog sa kanyang spaghetti. Talaga number one talaga si Mrs. Ayan o, para-paraan lang para makatipid. Ayan, baka ang kanyang sahog. Corn beef.
Ayan na nga po, luto na po ang kanyang putahe ni Mrs. Spaghetti with corned beef. So ayan, ako na lang pala nagprito dito sa ano, sa pisngi, kasi si Bay meron importante nila pag, so ako na lang magpiprito saka magtatad-tad. Ayan, si Boss Andrew na lang yung nagprito sa pisngi kasi natalsikan na ako. So siya na lang magpapatuloy. Ay. Pwede na? Uy! Pabayo ka! Sira punto. Titimplay na ni Boss Andrew. Nilagay na yung sibuyas. Ano? Chimio. Chimio yan. Ito lang. Lasa kaya yan, Drew? Ha? Huwag yung lasa. Lasang kamay. Lasang kamay daw ni Andrew. Sisig. Lasang kamay ni Andrew. Papaitan to eh, kasama buto eh. Buto na talaman siya. Nagkalim mo yung buto? Oo nga. Yan, lagay na yung reno. Tapos, mayonnaise. Naitik si ano yan? Naitik si Andrew sa pagtimpla ng sisig. Isang kilong sili.
isang kilo sili yung nilagay niya. Ang pampulutan, Andro. Tsaka tuba. Oo, pulutan yan, tsaka tuba. Kunti lang? Oo, oh, tikman mo muna. Yan, kunti lang. Kunti lang pa. Oh, lasa. Lasang sisig na ba? Lasang peno eh. Oh, sorry, Nundo. So, ayan, nag-umpisa na pala mag-inom yung mga senior, yung mga barkada ni, ano, nanay, tsaka si Eudoro. Andyan din si Roger. So, ayan, bigyan natin sila ng anong pulutan, sisig, tsaka espagete. So, kami, mamaya, mag-umpisa na rin kami ni Anna May. Inom daw kami ng tuba. Bichok yan. Ayan pala, ha. Bago nilog. Birthday boy, Eudoro. Ah, modeling. Yeah, no.